In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Gospel presents Jesus as the prophet of God, teaching and acting by authority, with authority. Even the evil spirit gives witness to Jesus, recognizing him as the only one of God and submitting to his command. Today we celebrate National Bible Sunday with the theme, "The Bible is the Foundation of Righteous Leadership and Living." May the Word of God be our guide in recognizing Jesus as the one and only true God. Brethren, this is a college of sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I greatly sin in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, as necessary, I propose in all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Come, let us sing joyfully.
reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I should like you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. But a married man is anxious about the things of the world, how he may please his wife, and he is divided. An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord, so that she may be holy in both body and spirit. A married woman, on the other hand, is anxious about the things of the world, how she may please her husband. I am telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence to the Lord without distraction. The word of the Lord. Thanks be to God. Ang tawag
Halimbawa, ay nais natin na tulad ng ginawa ng Jesus na palayasin ang masamang espiritu. Kaya minsan mayroong nagtatanong na po ay nakabili ng antigong kabinet. Kaya mula nung binili namin ay parang hindi maganda yung buhay namin. Saan po ay mahilig ka sa antigo ay wala namang problema. Pag-present mo lang. Kahit ako imahin ng santo o santa, kung minsan ay yung mga bagong bahay na titira, yung kahit na yung mga apartment, kahit na napapisa na mismo nung may-ari, kasi ikaw ay bagong titira, hindi mo naman alam kung yung dati nakatira doon. So, pwede rin yung papisa doon. Pero so, it's a distortion of truth.
Sabi mo, kalimitan naman sa daigdig nito, yung ipinapamaning na balita, hindi yung totally na maling balita, half-truth. Kaya kung may inyong malalaman, kung babalikan po natin ang aklat ng Genesis, lalo-lalo na yung chapter 3, ay hinaan ko na sa kwento ni Satanas sa anyo ng ahas, ang sabi niya, totoo ba na ipinagpapawal ng Diyos ang pagkain sa bungang kahoy, sa bungang ng punong kahoy na nakatalim sa gitna ng halamanan? Yun muna yung pangyaya. Kaya hindi lamang ang distortion of truth. Ano yung pangalawa? Yung mayroong intention to deceive. Mayroong intention na maglinglap. Kaya kung makapasin ko lang, ano yung half-truths? Sinabi ni Satanas na, sabi niya, bakit ayaw pakainin yung buwang kahoy na sa gitna ng dumating ang pamamatayan, hindi lamang kay Eva kay Adam, ngunit sa isang katauhan. Dumating ang kaparusahan, dumating ang kahirapan. Bakit? Kasi hindi lang pagkila yung aking utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng punong kahoy na sa gitna ng hardin. So, may intention to deceive. Kaya makita po natin, at ipinasa ni Adam, sa Adam muna yung munang kumain eh, pagkatapos ipinasa niya kay Eva. So, tayo rin po ay nangyayang po ni Kapal na ito ay paglabanan natin ang mga maling balita. Sabagat, ng demonyo sa gitna natin na nais namin palayasin. Bakit? Kasi anong sabi ng Jesus? I am the way, the truth, and the life. So, any distortion of truth ay hindi para sa Diyos. Yan ay patilos ng demonyo. At pangalawa, may intention na namin na ibulig tayo sa pagkakasa. Ibulig tayo sa kahirapan. Kaya na po, tama-tama niyo po, ngayon, National Bible Sunday, ang ating tema ngayon ni Alil, yung tema na ginawin ko rin ko ay The Bible is the foundation of righteous leadership and living. No? Alam mo, napakalala po yung tamang informasyon. Kaya na po, yung kalimitan hindi mangyayari, information technology, IT. Kinakailangan kasi ang tamang informasyon, lalo-lalo sa pamumuno at sa pamumuhay, maging sa ating pananampalataya. At huwag nalang malimbawa na ano, yung sinasabi na, si Jesus ay tao. Matama naman, si Jesus ay tao. Pero pag sinabi mo, si Jesus ay tao lamang, that is already a distortion of truth. Tayo ay inuwala na si Jesus ay tao, totoong tao, at totoong Diyos. Ano ang implication kapag sinabi natin, si Jesus lamang ay
Kasi siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. So, mayroong implication na kinakibang ng bahagi na kung saan buhong natin kalimutan. Kaya napakahalaga. Napakahalaga na makita natin ang tunay na katotohanan na ipinamamahayag sa kita natin. At ito yung hapon, lalo tayo na ngayon ng panahonan na ito sa paglalakad ng tinatawag nating fake news. Hindi lamang sa level ng personal, sa tawag natin ngayon ay yung chismis. Kapag hihandayaan natin yung ating sarili na makinig sa mga chismis. Ano pa? Yung pagdating natin ngayon ng social media, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tumblr, at ang mga iba pa katulad nito, na tinutusin ay maaaring gamitin sa pagpapalaganap na maling balita para imulit ang tao sa kasinungalingan at pagkakasala. Naalala ko tuloy, mayroon nang send sa amin sa messenger na ang sabi ay, mag-ingat kayo sa mga tao nagbebenta ng kandila. Sabi nga, ang simbahan kailangan na naman palagi ng kandila kasi daw may papatulog. Wala nang sarap problema yun kasi yun ay a form of warning. Kaya lamang, naglagay siya ng picture. Naglagay siya ng picture ng isang tao. So, nireplyan ko yung nagsensensya. Sabi ko, totoo pa ito? Ang sabi sa akin, ayaw ko pa ba? Hindi raw niya alam. Sabi ko, hindi mo dapat isend. Hindi mo dapat kahit na i-share sa mga social media. Hindi mo dapat ipasa sa iba. Kasi hindi ka sigurado kung talaga ito yung taong ito ay yun ang nagbebenta. Wala namang sinabi roon na yung taong ito ay nagbebenta. Wala sarang problema kung wala yung picture. Kailan may picture eh. Nakalagay, mag-ingat kayo sa mga tao. Hindi naman sinabi na ito yung mukha ng nagsend. So, kasi bakit? Ay pwedeng kahit na ilagay niyo yung kaninong picture doon ng sino mang inusend eh, kung di kaya mayroong may galing sa iyo, ay baka mamaya ikaw rin na yan. Pwede kang sopahan din ng aso ng liger. Nakunusin ko ay kasama na ngayon sa cyber law natin. Hindi mo pwede sabihin na ang bata, pinasa lang sa akin. Hindi mo pwede sabihin sa judge. Kaya kinakailangan mag-ingat. Huwag natin hayaan na tayo ang maging lakad, ang maging tulad sa pagpapalaganap na peking balita or else, sabi nga natin, tayo ay napagtagumpayan na ng masamang espiritu. Kasi nagamit tayo sa isang pagkilos na hindi kalulutuhod sa harapan ng buong may kapal. Naalala ko ito na rin noong nakaraang linggo kasi yung Catholic Bishops Conference of the Philippines on Social Communication ay nagpatawag ng isang seminar at isa ko sa pinag-usapan dito ay itong ang fake news din. Meron po dalawang journalist na reactor na sabi nila meron joke between the journalism siguro sa mga journalism students sa labi na ito. Anong sabi nga doon ay kahit na ako sabihin ng nanay mo ito ito yung pinakapong itong anak. Anong sabi ng mga journalist? Verify, verify,
sisigaw na nga, ito yung pinakapuloy ng anak na pari. Inaalala mo kayo, verify. Verify, verify. Kaya na umaga, sabi ng mga kabataan, sabi niya, Father, oh, na-verify na ba, Father? Sabi ko naman, oh, na-verify. Ano yung verification? Ah, it is only the ways that Father could love. Pero hindi mo sabihin, Father, ah, we need to verify. Or else, baka hindi natin napapalaya. Tayo ay nadadamit ng masamang espiritu sa pagpapalaganap na maling balita na hukusin ko ay katulad ng sabi ni Pope Francis Yalit, satanic in nature. Hindi ito itinuro sa atin ng ating pananampalataya at ng ating Panginoon Jesu Kristo. At yun yung diutulong natin natin, palayasin na Jesus ang lahat ng masamang espiritu kasama na din ang lahat ang fake news. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, Lord of the Father, and Lord of ages. God from God, life from life, true God from true God, begotten of me, consubstantial with the Father, true in all things serving for us men and for our salvation in the kingdom of heaven. And by the Holy Spirit, for our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered and was there. And rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And is he now with man and amen. They believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who is the Father and the Son, is glory and glorified. Was spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The Almighty Father has given us new life in Christ Jesus today to heal, to forgive, and to offer his life for us with confidence. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May Pope Francis, bishops, priests, deacons, and religious ever become the Lord's heart, hands, and feet as they continue to love, to heal, and to travel to announce the good news. We pray. Lord, hear our prayer. May government leaders, teachers, and other educators, media people, and social workers responsibly promote, defend, and preserve the sanctity and dignity of human life against the culture of violence and death. We pray. Lord, hear our prayer. May our celebration of the National Bible Sunday help us realize the importance of the Word of God as the foundation of our church.
duties and ministries, we pray. Lord, hear our prayer. May we commit ourselves to read, study, pray, lead, share, and celebrate God's word, thus become righteous citizens and live according to God's will, we pray. Lord, hear our prayer. May we be aware of our lack of care and consideration for our common home and for those we live with to become more caring and considerate, we pray. Lord, hear our prayer. Father, hear our prayers. Let the word in the Eucharist be our strength and delight as we make our journey to our kingdom. This we ask through Christ our Lord. Amen. Please rise.